Finally, matatry na namin ang BTS meal from McDonald's. So, BTS meal, 10 beers, nuggets, yung dalawang sauce, and cup, sweet chili, and Cajun. Yeah, and Coke. Pero, hiniwalay nila to kasi in case gusto sa mga gustong magtago. Tinanong ko kanina kung pwedeng Coke Zero, hindi daw pwede. So, regular Coke lang yung kasama niya. Medium fries! Gutom na ba kayo? Yeah! Honey? Yeah! Okay, let's go! Let's eat! Okay, sabi ko na to kasi papatayin pa natin to. Dahil BTS tayo. Sabi nga ang inyong bias and bias wrecker. Best mo na. Bias, syempre si Jamin. Bias Wreckers. 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 Home Wreckers. Si Jin, JK. Ah, no, J-Hope pala ngayon. Ngayon. Nung butter, lalo na yung butter era, grabe. Ikaw, Dana. Bias V. Of course. And bias Wrecker Jin. Ikaw, Lexi. Jimmy and Jungkook and V. Wow! All of them. Wow! Ito hindi siya masyadong maanghang. May konting kick lang, pero not too spicy. Ito hindi masyado. Ngayon, favorite BTS song? Miss Top. Be. Top 2. Butter and I Need You. I Need You. I Need You, girl! Wait! Yung ba yun? Ako, DNA, kasi doon ako naging fan talaga. Nung napanood ko yung MV nila ng DNA, sabi ko, grabe, ang gwapo nilang lahat. Yes. And sobrang catchy nung song. Gustong-gusto ko yung song na yun. So, number one ko is DNA. Love, Dana. Anong favorite BTS song? Butter and Dynamite. Wow. Oh. Sure ako, ang favorite song ni Sunny ay Fake Love. Yeah! Army rin naman si Kuya, diba? Fake Love kasi, favorite niya yung performance nila na nang live. Oo. As in, R.I.P. repeat. Actually, gusto ko lang yun kasi may pa-abs dun eh. Pero yun naman natin lahat. Yeah. Kwento mo na paano tayo naging fan. Ayun. So, syempre starting from me, fan ako before ng GOT7, if you know GOT7. Nag-fan meeting sila dito, matend ako sa Smart Araneta, mag-isa. Kasi syempre wala naman ako ibang friends na K-pop. Mga anong year ko, Bes? I think that's 2015 or 2016. May nakatabi akong college student. Tapos sabi niya, mahilig ka pala sa K-pop. Sabi ko, no, actually, ano, GOT7 lang naman and yung 2PM pa na old from JYP. Tapos sabi niya, kung gusto mo tong 7 members na to, mas magugustuhan mo yung BTS. Tapos after that, ano, pinanood ko na siya sa YouTube. Kasi meron din akong pinanood na variety. Tapos narinig ko yung Bawawaw. Bawawaw, gano'n. Yung song. Oh, ano, yung file. So, si Edge kasi yung Bawawaw. Kasi yun, kasi nga lagi ko na
sarili rin. So, yung sinerge ko sa Google, lumabas yung BTS. Then, nung tinag ko yung BTS, ang pinakasikat nilang song that time pala yung I Need You. So, dun ako naging fan sa I Need You. And then, after that, sorry, Godsem. BTS na ako. So, ilang years then after ko silang mahikayat kasi lagi ko sinasabi, uy, panoorin niyo yung BTS, ganito, ganyan. Tapos hindi nila ako pinapansin. Magkasama pa kami sa house nun. One night lang, magkakasama kami sa room. Tapos naisipan lang, I think, Ilea na i-play yung mga videos ng BTS. And then, nung napanood ko yung DNA, sabi ko, oh my God! Ang gwapo, diba? Tapos si JK talaga yung una kong napansin. And si V. Sobrang gwapo ni V doon yung gray hair niya. Okay, so... Sobrang nag-enjoy kami dito sa BTS deal. Yes, worth it siya. I would say siguro sa mga hindi BTS fan, siguro yung regular nuggets meal na lang yung orderin nyo kasi kung nagreklamo kayo sa price, diba? Yun naman yung ano nila, issue nila yung price. Medyo pricey. Yeah. Pero for us kasi na mga BTS fans, wala sa amin yung experience, yung paper cup at yung paper bag. Ito sobrang ano na to eh. Worth it na ngayon yung pwede mong tago, souvenir. Then, Lexi, did you enjoy? Yeah! So, yun!